Magandang araw mga master. So, ito na naman tayo ngayon. Ang gagawin ko ngayon is yung pagpuunan talaga ng ating gagawing diving flashlight. So, ito na yung para sa katawan, sa ulo. Tapos, ito rin yung sa takip natin, yung sa battery. So, alam niyo naman, nakita niyo naman siguro kung paano ito ginawa. So, isa itong PE coupling na 1/2. Ganito yan. Tapos, noto lang. So, andyan sa mga nakarang videos ko. Tapos, ito rin yung para sa sanggaan ng ating baterya. Para sa positive line natin. So, ito yung kawat na ilalagay natin doon sa gitna. Para sa sanggaan ng baterya. So, kung paano ito ginawa, PVC lang dito, ganito din. Tapos, pinati lang sa gitna. Tapos, pinainita ng apoy o yung sa gaso natin. Tapos, pag lumambot na, saka nilalapad. Tapos, binibilog natin ng ganito din kalaki yung sa 1 1/4 na PVC natin. So, nagiging ganito na. So, ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng sanggaan ng baterya muna. Sanggaan muna para dito. Tapos, lalagyan natin ng kawat. So, ang gagamitin natin, gagamit tayo ng yung cutting disc para gagawa tayo ng guide or kanal para sa ilalagay natin na kawat para sa sanggaan ng ating baterya. Please subscribe my channel, like, share and comment sa aking mga videos para ma-notify din kayo o i-click nyo rin yung notification bell para makikita rin nyo rin yung mga susunod na gagawin kong videos, lalo na yung paggawa ng isang rechargeable flashlight na gamit yung TOSIC 650 battery na kahit isang linggo o limang araw hanggang isang linggo na hindi mo i-charge, basta full charge yun, pwede mo gagamitin yun ng isang linggo. So, gagawin natin ito, lagyan natin siya ng linya sa gitna. So, ito yung lapis. So, dito, lagyan natin siya ng guhit. So, dito natin siya i-cut parang lalagyan natin ng sanggaan ng baterya para sa positive. Ayan, meron na, oh. Tingnan nyo. Meron na siyang parang guide or yung kanal. Dito natin ilalagay yung kawad para sa ating positive line. So, ganito yan paglagay. So, gamit tayo ng plier
So ito ipitin natin yan. Yan, tapos ipo-fold natin. Ganito. Okay, ready na. So, ipo-fold natin siya ng maigi dito. Tapos itong isa. So, ganito lang yung itsura yan mga master. Oh. Tapos, yung sobra, ika-cut natin yung isa. Bali, isa lang yung iwan natin para sa dito natin ikakabit yung para sa positive line natin. So, yung isa ikukundim natin. So ito na. Tapos ito is linisin din ito para hindi kasi naka-oxide siya. So gagamit natin sana ang ito rin sa cutting desk. So, ito na siya. Ito na yung natin, yung sanggaan natin materya. O, dito sa sangga yun. Tapos, dito ikakabit yung para sa ating positive line. Para dito na sa ating gagawing LED light o yung lamp natin, yung ilaw natin. So, ito. Dahil hindi pa rito magkasya dito, gamit pa rin tayo ulit ng grinder. So, papalitan lang natin ng blade yung grinder natin. Mula sa dito sa cutting desk, papalitan natin ng yung gamit natin, yung papel de liha. So gagawin natin ipakasya natin dito sa loob ng ating flashlight yung sa katawan para dito natin lalagay sa loob ng sanggaan. So ganito na yung itsura. So yung sa gilid i-slanting natin para dito. So ayan o, kasyan-kasya na. Ayan, mukhang malapit na tayo yung mga tapos.
kasihan-kasihan na siya sa ano, kaloob. So yung sa isa din, tama talaga. So ang gagawin natin ngayon, yung sa dito naman, linisan natin ito sa yung sa dulo. Linisan natin para magiging kaaya-aya yung tingnan yung flashlight natin. So ang gagawin natin dyan, bago natin linisan ito, lagyan natin ito ng groove para yung epoxy is dikit na dikit talaga. So ganito lang. Ganito rin gawin natin sa kabila. Linisan natin. So ganito kanina, so ngayon ito na oh. So maganda na siyang tingnan. So ganun din gagawin natin sa isa. Sa mga nakaraang videos natin, pinakita natin doon kung paano ito ginawa yung pag ano sa dugtungan ng ganito sa ulo. Tapos ngayon ito pinakita ko rin kung yung sukat sa dito sa baterya. Tapos ito naman binalagyan natin ng guhit ito para sa dito natin ikakat para sa lalagyan natin ng battery cover. So yung sa PVC ay yung sa PE coupling. So tingnan nyo, di ba? Kasyang-kasya na. So ito, ikakat ko rito kasi dito natin ilalagay itong ating cover. Tapos ito na rin yung magiging cover niya, yung dito sa likuran. Dito natin ilalagay sa traha natin. So, ang gawin natin ngayon is puputuloy natin. So, paglagay pala ng guhit, gagamit ako ng ganito, yung papel para magiging pantay yung paglagay natin ng linya. So, iikot lang yung ganito, oh. So magiging pantayan.
bisa naman. So, gagawin natin ito. Linisan natin ng ito na, tapos na. So, linisan natin yung loob. Kasi maraming mga dumi. Para pag ito, i-fuxin natin yung sanggahan at saka yung ulo, malinis na yung nasa loob natin. So, ito. Diba? Pagiging ganyan na yan, ganyan na yung itsura. Tapos ito rin lalagyan natin ito. So hindi kasi ito magkasya agad, dito lalagyan din natin ito ng mga grooves para didikit din yung epoxy. So ang gagawin natin is kuha natin ito ng gamit yung alagari ng bakal. Ganito lang paggawa nito. So kahit na anim yung ganito niya sa likod. So, ang gagawin nating group is tatlo lang. Ito, isa, dalawa, tatlo para didikit yung epoxy natin. Tapos, kukunin din natin ng konti ito sa gamit yung grinder para magkasya itong takip niya. Yung gagawing ayan o. Diba? Kasyang-kasya na. O dito, diba? Hindi na mag-insya. O dito, magkasya agad. Meron kasing mga coupling na hindi ito agad magkakasya.
So dito wala na tayong problema. So yung gagawin na natin is yung group na lang para magiging maganda yung dikit ng suksi natin. Ito pala, di ba may butas? So ang gagawin natin para yung puksi na lagi natin is hindi magdiritso doon sa loob. So naggamit ako ng mga 25 cents, ganito. Yung halimbawa, yung sa paggawa ng bahay, lalagyan ng mga coins, pampaswerte daw. So parang ganito na rin. So pag wala tayong ganito, pwede na naman gamitin natin yung ano lang, yung mga karton. Yung mga, gaya ng ano nang yung sa Bauma. Kahit anong uri ng karton na gagamitin natin yung mga papel na makapal. So ilagay natin ito sa loob. Kasi kasyan-kasya talaga to. Tapos pupukin natin yung kuwin gamit yung lungkos para maging ganyan ang itsura. Oh. Paglagay ng puksi, hindi na siya agad mahulog. So ito, lalagyan din natin ito ng mga grooves para magiging dikit na dikit talaga yung puksi at hindi mas madaling matanggal. So gamit yung lagari ng bakal. So ito ang gagawin natin yung paglagay ng mga grooves. Tapos yung para din sa battery cover natin. So ngayon, magmasa na ako ng epoxy para didikit na natin yung sanggaan ng battery at saka yung sa ulo. Kasabay na yung sa dito sa may rahan niya sa cover ng baterya. Tapos ito, lagyan din natin ito ng group sa likod. Ayan, meron na siyang mga groups na
para maging madikit yung oxygen. Tapos rin yung sa takip natin, ilagay din tayo ng mga groove dito. Para dumikit din yung push natin. Ingat lang tayo baka maiwa yung kamay natin sa kutsilyo. Ayaw pang matusok. Ngayon, magmasa na ko ng epoxy. So ngayon, ito na yung minasa natin ng epoxy. So gagawin natin ngayon is idudugtong na natin at ilalagay na natin yung sanggaan at ulo. So susukat natin kung saan yung natin, lalagyan natin ito ng epoxy dito sa loob. Itong sanggaan, lalagyan din ito sa gilid. Thank you.
damit yung long nose, so ibitin natin to. Kung saan yung guide, yung linya ng ito, nagawa ito sa ulo, kasi ito yung ano, dito tapat natin. So dito natin ilalagay yung sa tapat din yung ano, yung lalagyan natin ng positive, kasi dito tayo maggawa ng lalagyan ng para sa positive o sa switch natin. So ipasok natin ito, ito. So ayan, tapos ito rin yung ito forever niya, ito rin yung ulo niya kasi may marka. Pinarkahan kasi natin ito ng ganito, ito yung marka at saka ito rin. So yun, katapat natin yung linya. So ganito yan. Ayan. So yung mga sobra, kukunin natin, alisin natin to para magiging malinis tingnan. Sa loob naman, yung mga sobra sa gilid, is kunin din natin yon, ipapantay din natin. So, yan na, sa loob. So, malinis na. So, ngayon, ang gagawin natin is, ito namang sa likod. Didikit naman natin itong para sa battery cover natin, yung traha. So nalagyan niya din yung kuksi dito sa loob. Lagyan na natin ito ng oopsie. Pasok natin ito. Sidiin natin para magiging eksakto yung pagkadikit niya. Tapos kukuin natin yung sobra. Na. Diba? So nagmukha na siyang katawan na ng flashlight. Kulang niya na lang niya is ganito yung sa cover niya. Kasi magano pa tayo ng gawa pa tayo ng spring umaya. Saka ididikit natin ito lang kasama na yung spring. At saka yung cover niya yung ito. So
kaya natin mag ano itigas yung epoxy. So yung isa na naman ito naman ang ilikit natin. So ganun pa rin, lagyan natin ang epoxy sa loob. So ito na mga master, oh. Ito na yung dalawa. Kulang na lang ito yung cover niya at saka yung switch natin para sa negative line. Maglagay din tayo ng linya dito mamaya pagka tumigas na yung epoxy natin. So gagawin natin, i-bilad muna natin sa araw ng mga ilang minuto. So ngayon, ang gagawin ko is ito yung PDX wire na gagamitin natin para sa switch. Yung pinakita ko sa mga nakaraang videos ko. So, gagawin natin ito is babalat natin, kunin natin ito, kunin natin yung balat niya sa pinakauna, yung first na cover niya. So, gamitin natin ang grinder. Yung kabilang side lang kasi mag ano natin to. So yan o. So ito na yung gagamitin natin para sa positive line na ilalagay natin umaya yung pag tumigas na yung epoxy natin.